Good morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Adelaide River Farms. Share lang po sa namin sa inyo mga week old po namin na mga crossbreed na wagyu. Ayun po, makita po ninyo. Yan po yung kanyang nanay, yung puti na yan. At yan po ang kanyang calf. At dito naman po sa kabila. Ayan po. Yan po yung kanyang nanay at yan po yung kanyang anak. Yung maliit po yan. So, sinishare po namin sa inyo itong Wagyu breeding program po namin para mapakita po namin sa inyo yung mga opportunity na pwede po natin gawin sa Pilipinas. So, contrary po doon sa paniniwala na ang Wagyu po ay hindi mabubuhay sa mainit na lugar, ito po, sa Adelaide River Farms, andito po kami sa malapit po sa General Santos City at napakainit po nitong farm na ito. So patunay po na itong mga Wagyu cross ay nabubuhay po, no. And then ang isa po sa advantage ng Wagyu, nakita po ninyo ayan, no. 24 pa po yan, October 24 pa po pinanganak yan at ngayon po ay November 5. Nakita niyo po yung sukat. Maliliit po ang sukat o maliliit po ang cubs ng Wagyu, no. So ang advantage mo nito is yung ease of calving na tinatawag o yung madaling manganak. So ano po yung mga opportunity dito? Ang opportunity po dito mga kabaka ay yung mga local existing herd po natin ay pwede po nating i-breed sa Wagyu o yung tinatawag po natin na AI or artificial insemination. Ibig sabihin, sasaksakan po ng similya ng Wagyu yung ating local herd. Kasi hindi po siya mahihirapan manganak, kontrary po sa Angus. Dahil yung Angus po, malalaki po ang ano nun, ang mga cubs nun, no? Ang mga guya po nun. Hindi po katulad nitong Wagyu. Ayan, nakita po nyo, ito po to. Another almost 2 weeks na po ito, pero makita nyo po, napakaliit po niya, no? Compare po sa kanyang nanay. Ayan po yung kanyang nanay. Ang mahalaga po rito mga kabaka, dahil nga po maliliit po maglabas ng guya itong mga anak po ng Wagyu natin pag crinos po natin sila sa local herd po natin, itong mga Brahman upgrades po natin, ay hindi po mahirapan manganak at hindi po mamatay o madidisgrasya yung mga cow po natin. So ito po yung mga anak, kita po ninyo. Yung mga first generations po natin, ayan, kita po ninyo. Yan po yung mga pinanganak po natin last year, ayan. So, at saka halos ano na po ito, halos ready na rin po ito mag-breed, no? At though, kahit na sinasabi ko na yung Wagyu ay maliliit po ang calf niyan, ay hindi po big sabihin na maliit po yung baka pag nag-mature. Pakita ko po sa inyo yung Brahman bull po namin, ayan. So, napaka ano po, napaka lalaking baka po ito. Subukan po natin pumasok. Medyo mag-ingat lang tayo dahil medyo defensive po itong mga Brahman po na nanay dito. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo, ayan. Yan po yung mga high grade po natin ng mga Wagyu cubs, Wagyu cow na buntis na rin ngayon. Ito po yung mga first generation, yung dalawa po na yan. Yan po ay mga production na po natin dito. Yung dalawang magkasunod na may kulay dyan ay mga production na natin. Pero pakita ko po lang sa inyo gaano po kulaki itong Wagyu bull po natin. Ito, kita po ninyo yan. Hindi po maliit yan. Napakasulid po yan. Napakalaking bull po yan. At ayan. So, ang ibig sabihin nito, hindi porke maliit po pag pinanganak po itong mga Wagyu natin ay hindi na po lalaki. No? Mukhang native lang po pag pinanganak. Pero pag lumaki po, ito, kita nyo naman, solid po yan. No? Sobrang laki po yung Wagyu bull po natin. At yan po yung mga opportunity mga kabaka. Hindi ko po alam kung alam po ng marami nating mga kabaka na ang Wagyu beef po o yung karne po ng Wagyu ay yan po ang pinakamahal na karne ng baka sa buong mundo, no? So isipin po ninyo, kaya po natin i-produce itong produkto na to. Hindi po kasing ganda ng mga napoproduce ng bansang Japan.
Pero pwede po makaproduce po tayo ng score 4 to score 6 siguro out of 12, no? So may mga opportunity po tayo dyan. Kaya nga po, pag umiikot po tayo sa ibang parte ng Pilipinas, in-encourage po natin yung mga local government unit na pumasok po dito sa Wagyu Cross Development Program na ina-advocate po ng Adelaide River Farms para po makapag-produce po tayo ng medyo quality naman na karne, no? Na hindi po puro yung ano, puro yung parang chinelas na lang po yung karneng baka na po produce po natin. Kaya din po natin sa Pilipinas na mag-produce, no, ng quality na Wagyu beef. So kita po ninyo, for the last 2 years po ay napatunayan na po ng Adelaide River Farms na pwede pong magkaroon ng confined breeding na gamit po ay Wagyu. Kasi kami po ni Paul Alcoriza, ayaw na ayaw po namin magbigay ng concept na hindi po namin nasubukan. So lahat po ng mga sinishare po namin sa inyo sa page po ng Adelaide River Farm, lahat po yan ay nasubukan po namin. Hindi po kami yung nagtuturo lang ng idea. Nagtuturo po kami ng working concept. At kaya namin sinishare sa inyo para po pwede nyong i-replicate kaagad-agad. Hindi po yung magtuturo po kami ng idea na hindi po namin nasubukan. Marami po kasi dyan nagtuturo, pero sila mismo ay hindi po naniniwala doon sa idea nila. Kaya sila mismo hindi nila sinusubukan kung gumagana ba yung idea o hindi. Alam nyo po, sobrang marami pong idea. Pumunta lang po kayo sa Google at matututo po kayo. Pwede na po kayong magkaroon ng PhD sa pagbabaka through sa Google. Pero by the end of the day, pag hindi nyo po yan sinubukan, nako, magbabayad pa rin po kayo ng tuition. Dahil iba po yung tinuturo sa libro, iba po yung tinuturo sa internet, at iba rin po yung totoong nasubukan po ninyo yung konsepto ng farming na ito, no? Kaya napapansin ko, marami nga pong medyo gumagawa na po ng mga tutorial din po sa YouTube. Pero imbestigahan po ninyo, yun po bang nagtuturo sa inyo ng mga idea, yun po ba ay totoong farmer at may proof of concept po ba sila? Dahil pag wala pong proof of concept, nako, mag-ingat po kayo, baka kayo po yung magbabayad ng tuition. So dito po, yung Wagyu Cross Development Program ng Adelaide River Farms, ay ito na po yung mga first generation namin ng mga anak. Ayan, nakita ninyo, ready na po yan sila to breed din. So gumagana po yung concept at tingnan po natin. So ito po yung advantage ng Wagyu, no? Ease of calving dahil maliliit po yung anak nila at pwede po natin gamitin yung local herd po natin bilang nanay. Marami pong similya ng Wagyu sa Pilipinas na pwede po nating magamit para po doon sa artificial insemination. Kailangan lang po ay makipag-cooperate po ang inyong local government unit. Kami po rito ay hindi po kami nag-EI, may gamit po kaming bull, so pwede rin po kayong gumamit ng sarili ninyong bull. At higit sa lahat, ang Wagyu beef po ay dihamak na mas mahal kaysa po sa ordinaryong karne na pinoproduce po natin. So ang point po natin dito, ba't kayo gagastos ng the same na pagkain at magpo-produce lang naman kayo ng low quality na karne ng baka? Dito na po kayo sa high quality na karne ng baka at ma-value add po natin at kahit papaano, medyo tumaas naman yung kitaan po natin. Ang Wagyu Breeding Program Pro or yung Wagyu Beef Development, Wagyu Cross Beef Development Program, hindi po to para sa lahat, no? Para lang po ito sa mga LGU po na gustong mag-commit at tulungan po yung kanilang mga constituent hanggang sa dulo po. Kasi supposedly, itong Wagyu Cross Development Program ay ito po ay from grass to plate na programa. So mula po sa breeding hanggang maging box beef po ito na isa-serve na lang po sa restaurant, sa mga plato. So this is a grass to plate concept na pwede pong makatulong ang Adelaide River Farms sa mga LGUs po natin. So ayan lamang po, ito po muli si Arnel Corpus. Buabati po sa inyo na isang magandang araw.